kailangan. So, ano pa ang next sa buhay ko? May purpose pa ba ako? Yan yung mga question sa akin eh. And then when I saw your video, grabe, sobrang sabi ko, shit, hindi lang pala ako ang nasasaktan. Naiyak din ako doon eh. Kaya minura mo ako. Minura ko. Sabi ko, utang ina, ang galing mo bro. Kasi sa akin, yung sakit na nararamdaman ko is parang ginawa kong diary kasi yung TikTok eh. Wala naman akong pake kung sino manunood, sino makikinig, mapapanood o mapapakinggan ba ng ex ko. But that time lang talaga yung naging sandalan ko ay paggawa ng tula tsaka kanta. I converted my pain into an art. Ganun dapat. Alam mo kasi ang madalas na hindrance kaya tayo di nakakapag-move on agad bro. Dahil wala tayong mababalingan ng atensyon. Alam mong ginawa ko that time, kasi nasa Cebu ako eh. Wala akong trabaho that time. Broke ako, tapos broken-hearted pa. Double kill. Yan yung pinakamalalang na experience ko that time. Tapos pandemya pa. Inaantay ko lang that time na ma-employed ako. So yung ginawa ko, apply ako ng apply ng trabaho. Tapos nung na-hired ako, yung dating ginagawa ko, gabi-gabing umiiyak, iniisip yung mga memories namin dati, may napagbalingan ako ng atensyon. Buti na lang, night shift ako or graveyard shift. So, ayun. Pagka uwi ko kinabukasan, tulog agad kasi sobrang pagod sa trabaho. Bottom line, gawin mo lang busy yung sarili mo. Tsaka masasanay at masasanay ka na lang din. Alam mo yan? Hindi mo na siya iniisip. Yung first step mo talaga na gagawin is to make yourself busy. No? Ibaling mo yung attention mo sa ibang bagay. I always remember yung sinasabi ni Kuya Darbs. Convert your pain into power. Kasi sa iba, they're converting their pain into something negative na masisira na sila mismo. Diba? Kahit tayo, siguro ginawa mo rin yan eh. Naglasing ka din. Pero alam mo bro, isa sa na-realize ko dati, the cure of pain is not the thing that you can buy at the liquor store or at the bar. Sabi ko nga kagabi sa isang post ko or sa nakalagay sa note ko, mali na humiram ng tapang sa alak kasi mas lalo ka lang maduduwag kapag nawala yung amats. Ganun. Oh, yeah, yeah. Grabe talaga ang mga banatan ni Eric Paulo, no? Sa totoo lang. Kaya nga siguro, I always see breakup as an opportunity to grow. Kasi minsan mas pipiliin natin yung tao eh. Kasi masaya ka na eh. So, ano pa ba ang pwede mong hangarin sa buhay? Nangyari ako sa ganyan eh. Kaya nga siguro one of the mistakes na nagagawa natin pag nagsisettle tayo sa isang tao, we tend to lower our standards. Actually, meron ako mga opportunities. Sobrang big opportunities para sa career ko. But then I chose her kasi masaya ako dito sa kanya eh. Mahal ko to eh. Masaya na ako na siya lang. Masaya na ako na kahit ganito na yung buhay ko, hindi na ako mayaman. She completes me. There's nothing more to ask for. Kaya nga choosing someone over that specific opportunity is very heroic. But then for now, I realize na that's not advisable. Kasi kahit na binigay mong lahat sa kanya, if hindi niya binibigay yung same energy sa'yo, ikaw yung talo. That breakup made me realize